भी जो है लास्ट में dito kami ngayon sa Palazzo Verde. Medyo nagmadali nga kami dahil niligaw-ligaw kami nito ni Waze. Kaya itong retouch namin ng cake namin, mabilisan. Don't worry guys, nagugas naman kami ng kamay bago namin hawakan syempre yung cake. Saka ikabit-ibit yung mga fondant na design namin. Buti na lang may madami rin akong dalang extra. Kasi ang hirap din i-travel yung ganyang kalaking cake. Lalo na may mga design siya na fondant talaga. Kung mapapansin mo, yung cake namin nawawala yung isang tier. Kasi si bride, gusto niya yung design niya floating cake. Kaya yung isa, hanging nawawala. De, tawag dyan floating cake. Yan talaga yung gusto ni bride. Yan talaga yung order niya. So, wala yung isang tier. Okay guys, this afternoon nandito kami sa Palazzo Verde. Set up ng event, wedding, plus of course yung ating floating cake. This is all set up here, 360 at Palazzo Verde. Everybody's preparing before the start of everything. So there is the cake. Okay, good afternoon. Ayan, si set up si Jem. Na-decorate nila yung cake. Floating cake. Ayan. So, si Thor, ako sa set up. Guys, ito yung ceiling treatment ng Palazzo Verde. Rustic gangan. Ayan, so everybody's be prepared. White ang theme. Plus, of course, dito ang Gems Cake Delight. So they are preparing before the start of the wedding. So, yeah. Nowadays, nauuso na ngayon, usong-uso na ngayon yung mga giant cake, mga big cakes, 6 feet to 10 feet tall. Big cakes, talagang mapapawaw ka talaga. Yung bang may wow factor pagpasok mo. Maganda na sa venue, maganda pa sa photo ops. Itong floating cake namin, ang size nito, nasa 6 feet tall to. Kada kasalan, hindi pwedeng mawawala ang cake. Bakit nga ba? Ano nga ba, bakit ba kailangan may cake pa? Mamaya, sa video na to, meron tayong pakikita. Bakit nga ba na meron dapat na cake? Ayan, mapapansin nyo yung mga kuya, yung mga waiter natin sa likod, talagang nagre-ready na. Gusto ko mag-stretch. Sakit na ng likod ko. Hindi ko lang ma-stretch talaga. Ayan, yung cake namin medyo okay na, ready na. Hindi rin biro yung mag-prepare ka ng ganitong event. Yung mga wedding, hindi siya overnight. Talagang 1 year or more pag-prepare sa mga ganitong wedding events. Sa mga gusto ng magpakasal o nagbabalak magpakasal, marami kayong dapat i-consider, marami kayong dapat asikasuhin. Una na syempre yung sa church, then itong venue, sa ng reception, so maghahanap kayo ng venue kung saan nyo gaganapin yung reception after sa church. Ito, itong si couple namin dito napili nga niya itong Palazzo Verde. Tapos itong kanyang reception, ang ganda ng pagkaayos nung sa stylist niya. So yung theme nga, rustic. Na-mention nga kanina ni Aloy. We're done! Ang saya ko. Yan yung tunnel ng couple. Dyan sila dadaan, papasok.
papasok sa reception area. O, diba ang bongga, ang ganda. Nasa Palazzo Verde tayo, wala tayo sa Fernwood. Hello guys! Ito na, umabot din kami. Muntikan na, pero buti na lang. So ang lesson doon, umalis kayo ng maaga. Huwag na mag-assume. Dahil iba na pala ngayon, nag-open na ang world ng universe. So nag-build up na talaga ang traffic. So buti na lang. So akala namin malalate mga awards night. So far, so na-set up naman namin na maayos yung cake namin doon sa loob. Yung ibang edible part, medyo syempre nagkaroon ng biyak-biyak. Pero buti na lang meron kami mga dalang extra. Kaya dapat kami may dalang extra o hindi. Paano na, ayun, mamaya kapakita namin sa loob kung paano namin sinet up yun. Eto, nag-start na si host. Nakapasok na rin ang couple sa loob ng reception. Remind ko rin kayo guys, no, sa pagkuha nyo ng mga suppliers, kailangan i-check nyo rin yung background and make it sure na legit na makukuha nyo. Yan, start na ang program. Can we ask for just a 5-second kiss? Is it okay, guys? Can you tap your glasses for the couple, please? And two, and one. Okay, cut. I was just kidding. Siyempre, hindi mawawala sa program ang... Mother and Son Dance. Ito na yung first dance ng couple. Ito namang mga photographer, syempre busy na sa pagkukuha dun sa couple. Kasi meron pa silang live orchestra. Yeah.
kaya no kumanta na meron kang mask, pero tapos si ate, o, di ba, nakamask niya, pero the voice talaga naman. Pinakahihintay ko yung part ng cake cutting ceremony. Sabi ko kanina kung bakit mayroong cake sa kasalan, kasi tradition ito. So, ito yung paghahatian. Unang paghahatian ng couple, yung ikakat nila. Ito yung unang food na paghahatian ng isang couple. Kung sino daw ang mas malaking, ibibigay nila mas malaking pagmamahal. Okay guys, so yan, tapos ng event namin, nandito kami ngayon sa Palazzo Verde. Almost done, going home. You can see, yan, ganda na ano sa background. Yan. So, see you next time, Palazzo. Sa lahat na hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. Please like and subscribe our video. Thank you! Hi!